Good day mga ka-sports natin dyan. Tuloy na tuloy na nga po ang laban natin sa Hanoi, Vietnam kung saan dun nga po gaganapin ang SEA Games. At confirmado na nga po na may islat na ang ating Phenom Superstar na si Aliza Valdez at ang ating napakagaling number one setter na si Gia Murado. Marami ngayon mga natutuwa na mga fans nila dahil nga in na ang ating mga hinahangaan volleyballista na una na ngang napaulat na hindi sila makakasama, pero ngayon po ay confirmado na po na maglalaro nga po ang ating superstar na si Aliza Valdez. Ipapakita talaga nila ang kanilang kagalingan at karapat-dapat sila para sa national team. Narito nga mga ka-sports ang makakasama ni Aliza Valdez. Number 1 na makakasama ni Aliza Valdez ay si Dindin Santiago Manabat. Kilala naman natin si Dindin Santiago na palaban rin at marami na rin experience at nag-import na rin po ito sa Japan. At ngayon po ay kasalukuyan nasa Nakonrad Kashima siya. Kaya dito makikita natin na meron na naman daladalang experience itong si Dindin Santiago Manabat na talagang madadala niya to sa kanilang laban sa darating na SEA Games. At syempre, hindi lamang po ang ating hinahangaan na si Dindin Santiago ang makakasama ni Aliza Valdez. Narito naman, ang isa pang makakasama ni Aliza Valdez sa SEA Games ay si Maylin Paat. Alam naman natin si Maylin Paat na talagang gumawa na ngayon ng pangalan sa Thailand. At marami siyang mga fans ngayon, hindi lang mga Pilipino, bagkus ang mga Thai ay talagang hangang-hanga sa galing na ipinapakita ni Maylin Paat. At para malaman nyo mga ka-sports natin dyan, si Maylin Paat po ay number 1 pong spiker ngayon pagdating nga sa league ngayon sa Thailand. Ang galing talaga ni Maylin Paat, number 1 po siya. Syempre makakasama rin natin dito sa SEA Games ang napakatangkad rin, napakagaling na talagang gumawa rin ng pangalan sa Japan. Ito ay walang iba kundi si Jaja Santiago. Para malaman po ng lahat mga ka-sports natin dyan, number 1 po na import talaga sa Pilipinas, wala pong iba kundi si Jaja Santiago. Simula po nang naglaro siya sa Ageo Medics ay hindi na siya pinakawala ng Japan at may offer pa nga sa kanya na mag-citizen na siya sa Japan para manatili na siya doon at para hindi na siya maging import at doon na talaga siya sa Ageo Medics maglalaro. Ganun po kagaling itong si Jaja Santiago maging ang Japan League ay paboritong paborito si Jaja Santiago. Talagang si Jaja Santiago na ang masasabi natin pinaka-successful na naging import pagdating nga sa ibang bansa. Speaking naman sa naging import, si Aliza Valdez po ay nag-import na rin po sa Taiwan at sa Thailand. Masasabi rin natin na hindi man naging ganun ka-successful si Aliza Valdez kahit sinasabi ng mga ibang basher dyan na naging water girl, pero hindi po natin maikakaila na si Aliza Valdez ay super dami na po siyang napatunayan pagdating sa laro ng volleyball. Kailangan na kailangan talaga si Aliza Valdez dahil kung may superstar naman ng mga import, si Aliza Valdez naman ang nag-iisang superstar pagdating naman sa Pilipinas. Ganun po kagaling rin si Aliza Valdez. Kaya po sa mga basher dyan ni Aliza Valdez, huwag niyo pong ikukumpara si Aliza Valdez sa iba pong mga naging import sa Pilipinas dahil si Aliza Valdez ay wala na pong kailangan pang patunayan sa inyo dahil subok na namin si Aliza Valdez na magaling talaga pagdating sa laro sa volleyball. Kaya support na lang kay Queen Aliza Valdez. Speaking naman sa magaling na makakasama ni Aliza Valdez, narito naman si Kalimaw na talagang super talaga sa galing at mautak, hindi lang po puro hampasan to, magaling rin po to sa depensa at sa hulugan lamang ng bola. Sobrang laki talaga ng maitutulong ni Kalei Mao pagdating nga sa Team Philippines dahil kailangan na kailangan talaga natin ang mautak na spikers at malakas ang loob. Napakarami na rin experience ni Kalei Mao pagdating sa International League, kung kaya napakaganda talaga na makasama ito ni Aliza Valdez sa ating Team Philippines. Speaking naman sa magaling sa blocker, narito naman itong si Majoy Baron ay may award na rin po ito bilang best blocker po sa international. Kaya solid na solid talaga ang dream natin na Team Philippines dahil mangyayari na sobra talagang lakas ngayon ng Team Philippines. Kitang-kita naman natin may Jaja Santiago tayo, Majoy Baron din din Santiago, Kalaymaw, Aliza Valdez. At syempre hindi lamang si Majoy Baron dyan ang talagang magdidepensa. Alam naman natin kumbaga po sa experience, kitang-kita naman natin na pinatunayan na rin po ni Kiana D na sobrang galing niya rin po pagdating nga po sa depensa ng bola lalo sa mga blocker at saka
sa pag-i-spy po ay matatag na matatag rin po at magaling rin po itong si Kiana D. Alam naman natin na sobrang dami na rin pong experience ni Kiana pagdating nga sa volleyball. Speaking naman sa magaling na makakasama rin nila, hindi lamang po si Kiana D dyan, ang mga magagaling na blocker at itong si Majoy Baron, narito naman itong si Riri Meneses. Alam naman natin na si Riri Meneses ang number one blocker natin pagdating nga sa liga sa PBL. At dito ay makakasama nga rin siya sa laro sa SEA Games na gaganapin nga sa Hanoi, Vietnam. Napapakita pa rin talaga dito ni Riri Meneses na karapat dapat siya. Pero kahit gaano kagaling ng ating spiker, ng blocker at ng mga depensa, kung wala po talagang team captain na kagaya po ni Abby Marano ay hindi po gaganahan ang buong team. Kailangan na kailangan rin talaga si Abby Marano pagdating nga sa loob ng court. Bukod sa kanyang leadership ay magaling rin naman itong si Abby Marano at marami ni rin po siyang mga na ipa-champion na team. Dito makikita talaga ang katatagan natin o ang katatagan ni Abby Marano pagdating sa loob ng court. Kahit hindi siya ganung katangkaran, pero ang kanyang leadership po ay talagang napakataas po ng kumpiyansa na magpapagana nga po sa buong team. Kinakailangan po talaga na may maingay sa loob ng court para lagi pong buhay na buhay po ang lahat ng kanyang mga ka-teammate. Kaya kailangan na kailangan talaga si Abby Marano. In na in po pa rin siya. Speaking naman sa mga magagaling, kailangan rin naman siyempre dyan ang diskarte na magaling na setter. Ang number one setter nga natin na si Gia Morado ay in na in po. Hindi naman po sila makaka-spy kung wala pong maganda pong mga set. Kaya titingnan natin dito kung ano mga diskartihan ngayon ni Gia Morado. Kung talagang magle-level up pa ang kanyang kagalingan sa pagseset. Dahil nga syempre magagaling po ang ating lahat ng mga kasama po sa SEA Games. At hindi rin naman sila gagaling magset dyan at mag-spy kung walang taga-depensa. Kaya't kailangan na kailangan rin dito itong si Makandili. Kilala naman natin si Makandili na talagang pagdating po sa floor defense ay very solid po talaga. Ayaw niya talagang nababagsakan siya ng bola at hinahabol niya talaga. Kailangan na kailangan talaga itong si Makandili na mag-level up pa. Alam naman natin na may award na to pagdating sa best receiving at best libero pagdating sa ibang bansa. Kung kaya sa gagawin na SEA Games, makikita natin at kaabang-abang talaga ang laban ng ating buong team. Dito, makikita natin ang paglipad ni Alyza Valdez. I hope na talagang mag-level up pa ngayon si Alyza Valdez at ilabas niya na ang todo ang kanyang power habang bata pa siya. Ito na po talaga ang ating dream team pagdating nga sa women's volleyball. Ngayon, natupad na ang mga pangarap ng mga fans nila na magsama-sama nga ang ating pinakamagagaling na volleyballista. Ngayon, na magkasama-sama na nga talaga ang ating pinakamagagaling na mga volleyballista, sana ay patuloy natin silang lahat suportahan. Tama na po muna dyan ang mga nega-nega ninyo, yung mga basher po dyan. Magsitahimik na muna po kayo dahil ito po ay laban po ng ating Team Philippines. Kinakailangan suportahan natin ang lahat nating atletang Pilipino. Huwag po natin silang i-down. Pag-post, mag-komento po tayo ng magaganda para po sa kanilang moralidad pagdating nga sa laban nila sa SEA Games. Yan muna pinaka-update natin sa mundo ng volleyball.